Okay, isang magandang araw ulit sa inyo mga boss at welcome ulit sa ating channel. Okay, meron tayong kliyente mga boss taga Taytay, Rizal. Okay, medyo matagal nang hindi gumagana ng aircon. Check natin mga boss, kompleto naman, may compressor, may condenser, may evaporator. Ang problema nga lang mga boss, yung compressor niya stack up na, sunog na rin yung magnetic latch. Pinaba na natin mga boss. Bala ko sana dito i-repair, no? Pero wala na. Ito yung kanyang laman sa loob. So, negative na yung kanyang compressor. Magpapalit tayo ng panibago. Tapos yung condenser mga boss, wala na ring fan. Pinaba ko na rin. Eto siya ngayon. Nyay! Okay, medyo matagal na siguro to. O kaya napabayaan na, no? So, sobrang putik. Tapos, serpentine, wala na rin siyang pan. So, kabilaan. Hindi ko pa nabababa tong kabila, pero mukhang ganun din ang tsura. Ito naman, may pan na nakalagay. Pero yung tsura niya, parang ganun din. Sobrang putik din ng ilalim. So, ipu-pull out din natin yan. Yung evaporator sa likod mga boss. Na-pull out na. Ang medyo maganda rito, mahaba yung kanyang louver. So, kung makikita nyo yung parang mga H100, parang ganun yung nilagay nila. No? Okay. At ang evaporator niya, ganito siya kalaki. Yan, no? Ang laki, oh. Yan, no? So, malaki. Mahaba. So, ang kailangan na lang lumamig. So, ayun. Ang gagawin natin dito mga boss, palit tayo ng compressor, dalawang laminated na condenser, tapos high speed na pan, pati yung evaporator sa harap mga boss, papalitan natin dahil puro kalawang na rin. So, ihahangin type na lang natin siya ng ating laminated. So, yun ang project natin dito mga boss ngayon. L300 FB. So, gigibain natin yung kanyang nakakabit na mga aircon at papalitan natin ng laminated. Tapos, 17C yung compressor na nakalagay. Ganun din nilalagay natin, pero yung maayos, no? Stack up na yung sa kanya eh. Okay, ayun lang mga boss. Update ko kayo kung anong magiging resulta nitong aking gagawin. Okay, salamat. Okay, ito yung evaporator niya sa harap mga boss. Yung thermostat, nasa labas na. No, nakalawit na lang dyan. Tapos, expansion valve niya, ginamit na tubo. Wala sa sentro. Tapos, puro tagpi-tagpi na lang. Ayan yung kalawang niya. Oh. So, kaya hindi talaga obra. No? Papalitan talaga natin to. Hindi natin siya mahihilot para buuin pa. Hindi natin siya mapapatino. Baka lumamig naman, pero pag lumamig na, magbaha naman sa loob. So, ayun. Palit lang tayo ng evaporator. Palit tayo evaporator. Laminated na tayo dyan. Okay. Okay, mga boss, yung kabilang condenser, no? Halos parehas din sila ng itsura, no? Sobrang kapal ng putik. Okay, mga boss, sa ating mga L300. O kahit naman hindi L300, no? Ang pinakamaganda, mag-check kayo ng condenser, magpalinis kayo, magpa-pressurize kayo hanggat maaari, mga boss, no? Yung pinakang auxiliary pa na nakaharang, yan. Kasi minsan pag nakalagay sa ilalim po yan, hindi nyo malilinisan na maganda si condenser. Okay? Itong condenser natin. Kaya, pinakamaganda kung matatanggal yan, halimbawang nai-imagine mo, lagi kang dumadaan sa putikan, dumadaan sa alikabok, sa ginagawang karsada. So, kailangan yan, kung halimbawang every 4 months o 3 months, mas mainam kung napapalinis nyo to, no? Yung ating L300, mga boss, no? Pakita ko lang yung L3 natin. 2017 model. Okay, ito.
Ito ang ginagawa ko dito mga boss. Kada dating sa atin itong ating sasakyan, chine-check natin yung mga pang kung gumagana pa. Nililinis natin yung condenser, radiator, pinipressurize natin. Lahat yan, chine-check natin. Araw-araw yun mga boss, araw-araw. Hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan. Kaya kung kayo, meron kayong pagkakataon na ma-check up lagi yung inyong mga pan kung gumagana, condenser, kung meron na bang ganyang kalalang problema. Kasi pag ganito ang condition ng condenser mga boss, hindi po magkakahinga o hindi talaga makakatanggal ng init ni compressor to. Mag-high pressure to kasi yung trabaho ng pan na tanggalin yung heat ng ating condenser, negative, hindi ito matatanggal. Kasi bakit? Eh puno na ng putik, no? Pasan padadaan yung hangin. So kaya yun, pinakamaganda kung laging nati-check up yung mga ganyan, no? Kung ayaw nyo mag-maintain ng o lumala o magkaroon kayo ng gastos, check nyo lang lagi mga boss. Wala namang ano yun. O kaya naman sa mga paggawaan, daan kayo, boss, check mo nga yung auxiliary pan ko kung malalakas pa yung condenser ko, baka pwedeng linisan natin kung hindi nyo kayang mag-DIY ng mga ganyan. Palinis nyo lang kasi malaking bagay po, lalo na kung ang sasakyan natin ay cargo o kaya naman ay pang lalamove o kaya naman ay pang service, pang tracking. So i-imagine nyo yung araw-araw na kinukuha ng auxiliary pan na dumi, na isasalpak dyan kay condenser, no? Kasi yan ang hihigupan niya, yan ang papalamigin niya, ibubuga lahat niya kung anong meron dyan na maihigup ng ating auxiliary fan. So kaya check lang mga boss, no? Eh imagine mo to, kung gaano kadumi to o gaano kakapal to. Lalamig pa ba yan? Malamang hindi na. Kung lumamig man yan, sabog ng hose niyan o kaya compressor. Kaya nagkaroon ng trouble tong ating compressor, no? O kaya hindi mo siya masisisi itong ating compressor na masira. Kasi nga naman, eh sobrang lala ng ating linya. Okay, ayun lang mga boss, check nyo lang. At malaking bagay yan pagka yan ay laging malinis. Laging malinis ang condenser, hindi hirap ang compressor, syempre hindi hirap ang makina, no? Kasi pagka maganda ang ikot ng compressor, hindi siya hirap makunat, hindi mahihirapan si makina magpaikot, no? Ayun, maraming salamat sa inyo at abangan nyo pa mga boss ha, malayo-layo pa tayo, medyo malawak pa yung ating tatakbuhin dito, malayo pa. Iisa-isahin ko pa yung mga tubo niya kasi Montalban Rizal o Cainta Rizal ata, mga boss ganun, parang taga ron sila. So sabi ko sayang yung dayo kung halimbawang hindi magagawa ng tama. So ayaw natin magpabalik-balik kaya mas mainam na gumawa tayo ng isang tira, one shot. Sinasabi ng mga sniper, one shot, one kill. Oh, yung iba naman one shot, two birds, no? Oh, wag na 'yun. Napapalayo tayo sa aircon. Okay mga boss, 'yun lang. Okay mga boss, ginagawa natin yung kanyang lagayan ng ating auxiliary fan, no? So, yung pinakang magiging shroud natin do sa ating condenser sa auxiliary fan. Inaayos natin, ginagawa natin to, no? Kasi ito ang gagamitin nating pan. Okay? So, yan yung ilalagay natin. Ang maganda lang dyan, sinasabi ko, dahil meron kang sakop lahat yung ating condenser, mahahangin na natin yung ating condenser, no? So, pinabricate ko yung iba kasi sira-sira na. Tapos, pipinturahan natin to mga boss para siyempre magmukhang bago naman, no? Eksakto yan dito sa ating condenser mga boss. Pakita ko sa inyo. Okay, ito yung ating condenser mga boss. 12 by 23, no? So yung ating pan, eto yan. Yun, no? Okay, eksakto mga boss, no? So yan ang medyo mas maganda pagka magsiset tayo ng ating pan, condenser. So ito high speed naman to mga boss. So ang urig nasa ilalim nakalagay. Ngayon dahil kailangan nating pababa ang hangin, sa taas ko siya ngayon ipoposition. So babalik na rin natin tong ating auxiliary fan. So sa taas siya nakalagay. So yan yun, 12 by 23. Yan ilalim mo, oh. Okay, yan yung pan natin. So, tetesingin natin yung panayang kung gano'ng kalakas. Pero, bago ko naman kinuha yan sa ating mga supplier, malakas yan. Marami tayo mga boss. Kumuha ako ng
para mga 20 piraso para sa ating mga conversion ng mga ganyan. Ayun, so pinturahan ko na lang yan para magmukha namang bago. Okay, so yan yung i-convert natin dyan sa kanyang L300 FP. Medyo matagal pa ako kasi meron tayong ginawang Innova Run na isa. Okay. Okay mga boss, napinturahan na natin. Nagmukha naman siyang maganda kahit papano, no? At pwede na natin siyang buhin. Yung pan, tetesingin natin siya. Tornilyo ko lang muna. Okay. Okay, testing. Ang tamang ikot ay eto. Okay. Pero pa siya kalakas. Okay. Okay, very good. Malakas. Okay, okay. Ang galing. Okay mga boss, ito yung ikakabit natin sa kanya. Itong ating ginagawang L300, no? Pero bago natin ikabit mga boss, kailangan muna natin siyang palitan ng o-ring. Sisiguraduhin na natin mga boss kasi meron na tayong na-encounter na sariwa, no? Sariwa yung surplus na kinuha natin. Pero naikabit na, pakalipas ng mga ilang araw dahil uminit na yung katawan, may lumalabas na siyang leak ngayon dito. Pero nileak test natin yun, ha? May primary checkup tayo na leak test, pero yung o-ring bumigay dahil syempre stuck tong ating mga second hand, no? So malamang nagkaroon na ng umido yan, tapos nung uminit na, hindi na siya lumapat na maayos doon sa kanyang pinakang kanal o yung sa asawa niya, no? So pinakamainam, punahan na natin. Yun yung ginagawa natin sa mga second hand. Kaya huwag tayo masyadong magpakampante kung second hand, kung mga o-ring, palitan na ng o-ring para at least hindi sayang yung ating gastos, oras, bala, no? So marami nating compressor mga boss, no? Meron tayong mga kinuha kasama ng ating mga auxiliary fan. Medyo gabi na ako mga boss dahil marami nating inasikaso, no? Pero kahit na medyo maganda lang dito sa atin, no? Pagka nandito yung unit, ano, iniwan sa atin, kahit na medyo alanganing oras na ay tayo gumagawa pa rin. Dahil hindi naman tayo arawan, no? Sa atin naman itong shop. Kaya anytime, pwede tayong kumalikot habang hindi pa tayo inaantok. So, yun. Nakakabit na yung aking condenser na isa. Yung ito na lang, compressor, kabit na rin yung likuran, compressor at saka yung evaporator na lang sa harap. So bubuksan muna natin itong mga boss, palitan natin ng o-ring. Okay? Niluwagan na natin ito kanina mga boss. Sariwa naman to, kaso ayaw ko nang maulit yung nangyari sa atin. Kaya unahan na natin siya. Okay, tandaan lang natin yung bolt kung saan natin siya kinuha. Lagyan natin siya ng arrow para hindi sila magkapalit-palit. Okay, uno. Cinco. Okay. Tingnan natin kung sariwa. Oh my goodness. Sariwa, sariwa. Okay, pakita ko sa inyo mga boss.
So, yan yung laman sa loob. Anong sinabi ng brand new recon sa ating second hand, no? So, yun lang. Talaga may konting corrosion talaga yung ating mga o-ring. Nakikita ko yung mga labi ng ating o-ring. Pero sariwa pa yung o-ring, mga boss. Oh. Pero papalitan natin ng bago yan. Para sigurado. Okay? Ayan lang naman, no? Okay, no? Napakasariwa, mga boss. Kung sa isda, pula pa ang hasang. Ayan talaga yung may problema, mga boss. Padumi. Puro corrosion yung ating o-ring. Kaya talagang pag uminit, may pwedeng magkaroon ng leak, no? Tinisi na natin yan, palitan na natin. Okay. Okay. Ang number one. Okay, very good. Okay, leak test na lang mga boss. Okay na to. Okay, leak test tayo mga boss. Medyo madilim yung tubig ko, ah. pero kita naman dito mga boss, wala naman siya singaw. So very good naman yung ating pagkakapalit ng o-ring. So hindi naman tayo sasablay na dyan. Pero maganda na rin yung nililigtas natin. Okay, so very good. Meron akong 200, kulang 200 PSI. So yan, wala, negative. Okay, okay. Okay, ang problema nga lang mga boss sa second hand, no, na nabibili natin, puro multi-groove, no. So, hindi siya pwede sa B-belt. Kaya kailangan mo pang bumili ng panibagong pulley na B-type. Kasi nga, yung mga nakasama sa mga second hand, kung mapapansin nyo yun, wala siyang, hindi siya mga B-belt. At kung meron man, medyo mas mataas ang presyo ng urig na B-belt na surplus, no? Kaya ang nangyayari, talagang bumibili pa ng panibagong ganito. Ito, bago to mga boss. Bibili talaga tayo ng ganito para magamit natin. O, yun lang naman. Naligtas na natin. Binubuo ko na. Sasalpa ko na rin to ngayon. Para bukas, konti na lang gagawin natin. Okay? Okay, good morning mga boss. Ngayon natin ipagpapatuloy yung ating L300 na ginagawa, no. So, i-convert din natin siya ng hang type, no. Pero ito yung laminated mga boss. So, chine-check lang natin yung loob kasi may mga awang yan dito mga boss sa mga pagitan. Lalagyan na natin ng ano, ng pum, no. Okay, laminated to mga boss. Check lang natin. Saka yung ating expansion valve mga boss, kahit na bago yan, papalitan natin yan ng iba, no? Hindi tayo gumagamit nung nakalagay na valve sa mga orig ng ganito. Kasi sablay ako dito. Ang hirap niyang palamigin.
Ewan ko lang sa iba, basta ako pinapalitan ko to ng panibago. Papalitan ko yan ng urig ng Fuji. Okay, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung ating mga piyesa. Ito na lang i-install ko. Tas mga linya. Wiring pa pala mga boss. Kasi yung wiring niya sala sa labat talaga. Ayun lang. Okay, mga boss, ito yung kanyang expansion valve, no? Ang tatak niya, buhin, no? Tatak buhin? Ay, hindi. Wala siyang tatak, mga boss, no? So, palitan natin yan ng panibago. Kahit pa paano yung may tatak. Okay, so sa tanso pa lang, magkaiba na sila. Yung isa masyadong maputla. Yung isa, kung sa mga bilihan ng tanso, may pula, may dilaw. So, itong pula ang ilalagay natin. Okay? Okay, mga boss, na-install na natin yung ating hanging type na laminated, no? Naglilinya na lang tayo, mga boss. Yung mga linya kasi, masyadong matagal na, no? Kinain na siya ng mga corrosion. So, nililinis natin isa-isa kasi papahirapan tayo niyan pagka hindi natin naayos. Ayan, ini-steel brush natin yung mga dulo para malinis yung ating mga dugtungan, yung mga lagayan ng o-ring. Kasi pagka yung mga may mga umido, yung ganyan, mga labi, hindi lalapat na maganda yung ating o-ring dyan, mga boss. Dalawang condenser natin, ikabit na natin. Okay. Ayan isa. Okay. Ang mga pan nito, mga boss, nasa taas lahat. Ito yung nasa driver side sa ilalim. Kabila. Ito. Okay. Ganun din. Nasa ibabaw din yung pan. So, puro pababa tayo. Maganda nito kung merong screen dito, no? Pag-aralan natin. Kung malalagyan natin ang screen para at least pag natalsikan ng bato, hindi siya mabubutas. So, subukan muna natin kung anong pwedeng ilagay dyan. Pero medyo matagal pa ako. Layo pa. Pero, may linaw naman na. Yun na lang, mga dugtungan, tinatap na lang natin. Tapos, chine-check natin. Dahil matagal na stock. Okay. Okay, mga boss, gumawa tayo ng ating canister na pang-flashing. So, dito ko nilalagay yung ating 141B. Kasi medyo mahal yung nabibiling canister na lumalabas sa ano, sa mga supplier. Ito, nakakonekto yun dun sa ating pina-flashing sa nitrogen natin. Okay. Yan niya sa ilalim. Baka tabi dyan, baka tamasik sa'yo. Okay. Hanggang pa tayo sa... Maliit lang naman yung linya, mga boss. Hotline lang. Papunta sa evaporator sa harapan. May pakipisi mo nga, Toy. Ano pa rin ba yun? Ah. Yeah. Ready na? Ah. Okay. Okay, diyan naka-connect 'yung ating hose, engage ng hose, mga boss. So, diyan dadalo 'yung ating 141B, ito 'yung nililinis natin papunta ron. No? So, 'yan. Kaya malaking tulong, mga boss, itong ating ginawa na 'yan kasi pagkawala, ang hirap magsali ng 141B. Tapos kailangan mo pa ng maraming katulong o kasama para makapag-flashing ka. So yan, medyo malaking tulong. Ano to, mga boss, dryer.
dalawang dryer, pinagbi ako lang. Tapos magkabila, may charging bulb, ay yung access bulb natin. Ayun, sinira ko lang. Wala namang connect. Okay. Okay mga boss, kinakabit na natin yung kanyang dryer. Ang problema lang sa flare type, no, mga boss, pag hindi siya urig yung ating pinakang fittings na pang flare type talaga, ginamitan lang ng flaring tools, ang nagiging problema mga boss, labo, yan. Ang problema mga boss, yung labi nung aluminum, dahil manipis lang siya, napupunit, no? Kaya yan ang hindi maganda sa flare type. Pero, pagka naman ginamitan mo siya talaga ng mga pang fittings na talaga nakadesenyo sa pang flare type, maganda tong flare type, no? Hindi mo siya iisiping magkakaroon ng leak pagka nagkaroon ng high pressure, dahil syempre, bakal to aluminum o copper to aluminum o bakal na fittings or copper tube. Kaso ito mga aluminum tube mga boss, tapos nag-flare lang sila. Ayan no, puro flare. Kaya medyo mahirap ng konti, no? Titingnan natin kung magkakaroon ng leak yung mga yan. Ang problema, pag napunit yung labi na sinasabi ko na yun, bababa mo na naman yan, magpe-flare ka na naman ng panibago. Okay, mga boss, nagliligtas na tayo. Naikabit na natin lahat ng ating mga pyesa, dryer, pati evaporator sa harap mga boss. Chine-check na lang natin lahat ng dugtungan. So, yan ang pinaka-importante rito mga boss. Yung pag-leak test, no? Kasi, pagka may hindi na check na maayos, sigurado yari tayo. Ubus preyo natin. Okay, yan yung ating evaporator. Electrical na lang, kasunod nito. Nakatap naman na yung aking linya, no? Pero hindi ko alam kung gumagana, kasi wala pa tayong source, wala pa tayong live. Pero papasigurado muna natin lahat ng dugtungan mga boss, no? So yan yung ating condenser. Nakabang na rin naman yung ating wire. May dati naman na siyang linya, pero check natin kung buhay ba yung linya nito. Okay, sana makakuha tayo ng magandang lamig. Okay, yan yung compressor natin. Hindi siya bago, pero binuksan natin yan, parang bago. Yun. Yung maganda rin ay parang bago. Ano pa ba? Yun. Tapos observa tayo mga boss. Meron akong niload na 200 PSI. So, may bawas ng konti. Baka may leak na maliit na maliit. Bumaba ng konti. Pero obserbahan pa natin. Okay. Okay. Medyo may konti lang ako napansin dito mga boss. Matagal na kasi itong walang aircon. Hindi natin alam dito kung tumataas ang temperature nito, no? Kasi yung radiator niya medyo maliit, tapos yung clutch pan niya medyo malambot na, tapos wala pa siyang backup na pan. So ngayon ang eksena nito mga boss, pagka ito ay na-load na natin na freon at na babad natin na medyo matagal-tagal, titingnan natin yung temperatura kung hanggang saan siya. Kasi iba yung may load ng aircon kaysa sa wala. So yung temperatura nun hindi masyado mataas o mabigat. Wala rin siyang idle up mga boss, yung humahatak dito sa ating pinakang parang silinyador na yan para umangat yung ating RPM. So wala rin siyang nakakabit. So medyo marami-rami pa yung nakikita kong pwedeng i-correct. Kung walang pampalit na radiator, pagbabackup tayo ng isang pan na medyo malakas-lakas sa gitna dito sa radiator natin, tapos dagdag tayong silicone oil, yun yung pwede nating i-offer pa sa kanya. Pero hindi ko pa malalaman dahil hindi pa ako nakakapag-load ng freon. So nagli-leak test pa lang tayo mga boss, pero palagay ko wala naman akong leak.
may konti lang parang gumalaw din sa ating nilagay na pressure. So, obserbahan natin yan. Pero, do-double check natin lahat ng linya. Okay, so, yun na lang. Leak test muna. Pagka wala na, pwede na ako mag-load ng free yun. Okay, medyo late na rin mga boss. Dalawang araw na sa akin itong sasakyan na ba? Dalawang araw na ito ngayon. Medyo mahirap kasi yung pag-convert ng mga condenser. Okay. Okay. Nagbabacuum na tayo mga boss. Maglagay din tayo ng high side tsaka low side, no? Siguro mga 10 minuto. Vacuum tayo, medyo matagal-tagal. Para maubos lahat ng mga nilagay nating hangin doon sa loob, sa linya. Medyo matagal na yung 10 minuto, kaya pwede na yon. Okay, sana walang aberya, electrical. Pero palagay ko may problema sa electrical. So check na lang natin mamaya pag gumagana na yan kung ano makikita natin. Okay, so vacuum, reload na free yun mga boss. Konti na lang tayo, malapit na tayo matapos. Okay. Okay mga boss, naglo-load na tayo ng free yun. Gumamit pa rin tayo ng ating timbangan para ma-check natin kung tama yung ating load ng grams at reading at yung ating glass doon sa dryer, no? So check natin kung pare-pareha sila tatama. Ang hindi ko lang kursanada mga boss, yung linya ng electrical natin, umiinit lahat dito, sobra init. So malamang may mga naka-jump na kuryente yan. Pero yan, no, kompleto na relay, oh. Apat ang relay. So palagay ko, tigi isa auxiliary fan, isang compressor, isang blower motor dito sa harapan. Baka kailangan natin i-rewire mga boss. Mainit eh, oh. Tapos hindi ganun kalakas yung fan. Tinesting natin yung fan natin, malakas eh, pero dito hindi. Kulang. So malamang magre-rewire pa tayo nito. Okay mga boss, meron tayong lamig mga nasa ilan ba to? Nasa 12 pa lang mga boss. At ang problema ko nga mga boss, yung electrical natin talagang wala sa ayos. Kasi yung auxiliary fan natin, eto. Okay, pinadiground ko yung isa. Malakas. Pag tinanggal ko to at binalik ko sa orig, wala ako halos makita o marinig na uugong ng ating auxiliary fan na nasa taas. Pero pag binadi ground ko, ayun, sobrang lakas. Kung ano yung tinesting natin sa battery, yun yung naririnig kong lakas ng supply. So negative tong ating linya. Ang nangyari sa kanila kasi positive negative ang nilabas nila. Baka yung kinukuhaan ng ground mahina. So ang gagawin na lang natin, i-rewire na lang natin para hindi na siya magbago ang supply ng kuryente. Baka magkaroon ng high pressure. Tsaka yung likuran, kailangan din i-rewire mga boss. Sobrang hina rin ng blower sa likod. Naka number 3 na siya. Pero wala akong maramdaman masyadong hangin. Oh. Ganun din, binati ground ko muna yung isa. Pero mahina pa rin yung supply. Siguro ang kailangan ko palakasin yung kuryente. Pero late na ako ulit. Mag-aalasin ko na. Mayroon pang isa ron sa kabila. Pero okay lang. At least napagana na natin. Nalagyan na natin ng freon. So ang kailangan nilang natin ayusin yung mga linya. Okay. So banat ako ng linya mga boss. Baka hindi ko na sa inyo madetali yung ating gagawing linya. Kasi masyado nang matagal itong ating ginagawa. Dalawang araw na sa akin to. Okay. Okay mga boss, napuno na natin ng freon. Meron na tayong nakuha na mababa ng konti sa 10 degrees Celsius. Nag-automatic siya, mga mababa sa 10, no? Nag-off siya ron. So yun, kaso kagaya na sinasabi ko, medyo paggabi na. Mga nasa alas 5 na. So bukas, hindi pa rin natin ito papa-release ngayon. Bukas papacheck ko pa rin ito kung hanggang saan. Kasi yung mga ibang linya ng ating electrical, na-tap na natin pero hindi pa natin pinipix. So kasi nag-iinit yung mga linya kaya binago natin.
okay, ayun lang mga boss. Obserbahan ko na lang to, pero almost done na. Okay na to. Bukas na lang yung ating final checkup. Okay, ayun, maraming salamat ulit sa inyo mga boss sa panonood sa ating maliit na channel. At ayun, kung medyo nagugustuhan nyo nga itong ina-upload natin, baka pwedeng makahingi ng suporta mga boss. Paki-like and share, paki-subscribe yung ating YouTube channel, at paki-hit na rin yung notification bell mga boss. Ayun, maraming salamat sa inyo mga boss. At God bless sa inyo lahat. Thank you. Okay mga boss, hindi rin tayo papayag na hindi natin lalagyan ng foam yung ating chassis, kasi sobrang init talaga dyan. So pag nagsisetup tayo ng ating aircon, cargo natin yan, kasi pag yan ay hindi na palamig na maganda, magkakaroon ng trouble yung ating aircon. So kasama talaga dito sa atin to mga boss, pagka sira-sira na yung mga original na foam or masyadong mainit yung chassis, ginagawa natin to para mas mapalamig natin yung ating aircon. Okay, so yun yung itinagdag natin dito sa ating ininstallan ng hindi 17 seat to mga boss, 15 seat lang siya na denso, tapos dalawang laminated na 12x23, tapos high speed na pan. So yun yung ginawa natin dito sa L300, no? Medyo malayo pa kasi to, kaya sinisigurado natin na okay at mabiyahiyatan ng Bicol. So yung karga ng alternator, pinacheck ko na, good naman. Ang hindi lang gumagana yung temperature gauge nila, at napaka-importante nun. So papacheck muna natin yung bago sila bumiyahe, para mamonitor nila kung hanggang saan na yung temperatura nila. Okay, so yun lang, dagdag tayo ng foam para mabawasan yung heat ng ating lata o ng ating chassis. Okay. We're all about it.